Okay, so last time sinabi ko sa inyo na may isa pa akong phone na ginagamit bukod sa Zenfone 8. At ito yon, ang OnePlus Nord 2. Pinahiram sa atin to ng Digital Walker. So maraming salamat sa kanila. At dahil nga napapadalas ang paglalaro ko ng Pokemon Unite, eh gusto ko ng malaki-laking screen at syempre powerful na processor para walang lag. At sakto namang itong Nord 2 ay may 90Hz AMOLED display at MediaTek Dimensity 1200. At balita ko, malakas na processor daw yan. So, tinuloy-tuloy ko na habang di pa kinukuha. Nilipat ko dito yung SIM card ko. Around 2 weeks ko na rin itong ginagamit. At sasabihin ko sa inyo ngayon kung papasa ba ito bilang daily driver ko. Okay, so unahin na natin yung design. May dalawang kulay ito, gray at blue. At kung ako ang papipiliin, doon ako sa gray para hindi gaanong takaw pansin. Pero hindi may pagkakaila na sobrang ganda rin nitong kulay blue at ang lamig din talaga sa mata. Plastic lang yung frame pero protected naman ng Corning Gorilla Glass 5 yung harap at likod. At may screen protector na rin naka-install out of the box. Medyo mataas yung power button pero sobrang clicky ng mga buttons dito. Actually medyo nakaka-addict ng pindutin. Pero ang pinakamalaking plus para sa akin ay itong slider dito sa kanan. Ang laking tulong kasi niyan. Pag gumigising ako sa umaga, binababa ko yan para mag-ring. Tapos pagtulugan na, inaangat ko lang ulit para mag-silent. At yes, alam ko namang magagawa natin yan kahit walang slider, pero iba pa rin yung hindi mo na kailangang i-open yung phone mo para lang gawin yon. Okay, so dito naman tayo sa display. 6.43 inches to, 1080p ang resolution, at 90Hz ang refresh rate. Maliwanag yung display at syempre dahil nga AMOLED yan, expect na rin natin yung vibrant colors. Maganda yung timpla ng kulay out of the box, maganda ang viewing angles at mapapansin mo talaga na high quality yung display. Sa kaliwa na rin nakalagay yung maliit na punch hole at yung bezels naman ay manipis lang din. Widevine security level natin L1 na at may support na rin for HDR10. Kaya panalo rin yung panonood natin ng videos or movies dito. Lalo na't maganda rin yung dual speakers natin. Malakas at maganda rin ang quality para sa isang mid-range phone. Actually, mas malakas pa nga kumpara sa Zenfone 8. So, hindi ito putyo-putyong stereo speakers lang. Now, siguro yung iba sa inyo ay nanghihinayang. Bakit hindi pa nila ginawang 120Hz since yung ibang mga kakumpetensya ay usually naka 120Hz na. At yes, nanghinayang din ako dahil kung ginawa sana nilang 120Hz, mas naging panalo pa. Pero sasabihin ko sa inyo na hindi naman ganun kahalata yung difference ng 90 at 120. Yung 60 versus 90Hz, yun talaga pansin na pansin para sa akin. Pero yung 90 versus 120, pansin pero hindi masyado. Napapansin ko yung difference pero may mga kilala din ako na hindi na yun napapansin. Yung iba pa nga hindi na rin napapansin yung difference ng 60 at 90Hz to the point na kailangan ko pang sabihin para lang mapansin nila. So para sa akin, goods na goods pa rin naman yung 90Hz refresh rate, swabe pa rin namang tignan, lalo na't pinartneran pa yan ng magandang processor. Again, gamit natin dito yung Dimensity 1200 chipset at ito yung panlaban ng MediaTek ngayon. Katapat niya yung Snapdragon 870 ng Qualcomm at sa AnTuTu benchmark nakakuha ako ng mahigit 500,000 points. Medyo mababa kumpara sa inaasahan ko, so naghalungkat pa ako sa settings at nakita ko tong high performance mode. In-enable ko yan, nag-run ulit ako ng benchmark at yon, umabot na ng mahigit 600,000 points yung score natin. Mataas yan at nagre-reflect din naman sa aktual na paggamit natin. Mapa-productivity apps, social media at gaming, wala akong naging problema sa performance nito. Kayang-kaya rin yung mga mabibigat na games. At maganda rin ang thermals. Hindi ito nagiinit ng sobra at hindi naman ako nakapansin ng thermal throttling. Apat yung games na tinest ko dito. Mobile Legends, CODM, Pokemon Unite at Genshin Impact. At kung gusto nyo skip, pwede naman. May mga timestamps tayo dyan. Pero kung gusto nyo makita yung actual performance, ito yung konting gameplay natin.
Okay, so yung battery naman ay may 4,500 mAh capacity. Hindi tayo umabot ng 5,000 pero maganda pa rin naman ang battery life na nakuha ko dito. Sa paggamit ko, Facebook, IG, Gmail, YouTube at gaming, eh lagi namang inaabot ng isa't kalahating araw bago ko i-charge. At ito pa yung maganda, meron tayo ditong 65W charging. So nasa kalahating oras lang ang charging time from 0 to 100%. Sobrang bilis niyan kaya hindi ko pinroblema ang battery dito. Kung maubos man, eh 30 minutes lang, puno na ulit. Nauusapang software naman tayo. OxygenOS pa rin ang gamit natin based on Android 11. At hindi may pagkakaila na isa pa rin to sa mga magagandang skins hanggang ngayon. May mga options tayo dito para i-customize yung phone, may screen off gestures pa rin, may Zen mode na makakatulong kung gusto mong isang tabi muna yung phone mo para makapag-focus ka sa ibang gagawin mo. At sobrang nagustuhan ko rin yung gaming tool dito. May option tayo para i-block yung mga notifications, may floating windows din, pwede nating i-monitor yung FPS, CPU at GPU usage, at ang ganda rin ng screen recording dito. Mataas ang resolution at very stable din. Okay, so para naman sa camera, may triple camera setup to sa likod. 50 megapixel Sony IMX766 yung main sensor at 32 megapixel Sony camera din yung front-facing camera. So ito yung mga shots na nakuha natin gamit ang main sensor at wala akong maireklamo dito. Panalo naman yung mga photos para sa presyo. Maganda ang kulay, detalyado at decent din ang dynamic range. Yung ultra-wide ay medyo soft kumpara sa main sensor, as expected. Pero pasado pa rin naman kung sa social media lang i-upload. Post-worthy pa rin naman at maganda rin ang edge detection sa mga portrait shots. Ang laking tulong din ng night mode. Madilim pa talaga nung nag-shoot ako dito pero nakakuha pa rin tayo ng maliwanag na photos at kita nyo naman na okay pa rin talaga ang quality. Pasado rin sa akin yung selfie camera. Detailed at natural din ang kulay. At para naman sa videos, makakapag-record tayo hanggang 4K 30fps. At makikita nyo naman dito na maganda rin, pasado rin yung quality para sa isang mid-range phone, maganda rin ang kulay at ang pinaka nagustuhan ko dito ay yung pagkakaroon ng optical image stabilization. Hindi talaga maalog yung mga kuha natin at well, hindi ko masasabing flagship level to in terms of details, pero pwedeng-pwede mo itong magamit pang vlog at makakapag-produce ka naman ng very decent na videos. Okay, so itong OnePlus Nord 2 ay mabibili natin sa Digital Walker for 21,990 para sa 8128 na variant at 25,990 naman para sa 12256. At well, medyo mataas yan, nasa higher-end mid-range phone na tayo, pero sa totoo lang, sobrang na-enjoy ko yung paggamit dito. Yung tipong wala akong na-encounter na bugs, hindi naglalag, hindi rin ako nakulangan sa performance, sa camera, sa display, sa battery, at swabing-swabi lang talagang gamitin. Now, maituturing ko ba to as a flagship killer? Siyempre naman, isa to sa mga phones na magpapatunay na hindi natin kailangang gumastos ng 50, 60 o 70K para sa isang phone na may magandang performance. Kung may hahanapin man ako dito, sana ginawa na nilang 120Hz, sana may headphone jack at micro SD card slot na rin para kapag ginamit natin ng matagal, meron tayong option para magdagdag ng storage. But still, magandang mid-range phone itong OnePlus Nord 2 at ang dami nating magugustuhan dito. Panalo yung performance, display, speakers, battery and charging, maganda rin yung camera at software, at lagi ko rin talagang nagagamit yung slider. At syempre, andyan din yung mga extra features natin tulad ng 5G, NFC, Wi-Fi 6, mabilis at accurate na in-display fingerprint scanner, at always on display. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo itong video, click mo naman yung like. At kung mahilig ka sa tech, mahilig ka sa phones, click mo na rin yung subscribe at notification bell dahil marami pa akong i-upload na videos na siguradong makakatulong sa'yo.
Again, ako nga pala si Mon. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!